Si BP Lenny raw nung una, eh bakit nagpalit ng kulay? Hindi na dilaw, pink na raw. Eh kasi ayaw ni BP Robredo yung nagwawatak ang mga Pilipino. Dahil sa paniwala sa politika, dahil sa political belief o affiliation sa politika. Siya yung kandidato na at public official na walang sinisino. Ang lahat ay may karapatan na paglingkuran. Ha? Yan ang prinsipyo ni Vice President Lenny Robredo, na wala kayo niyan. Kayo nga, bengador kayo eh. Di ba? Pagka napupuesto, yung alam nilang hindi nila kapanalig eh, binibenga nila eh. Ginawa nila sa akin yan eh, ni Isko, tsaka niyang si Hani Hayop, Hayop Lacuna. Hani pala, kala ko Hayop Lacuna pangalan nito eh. Kababaing tao eh. Walang hiya po yan, mga kaibigan. Ha? Yung mata pobre na yan. Ngayon, eto. Ang sabi ni ano ni nitong si Ako Moreno. Si Ako to eh. Pag may sinabi si Digong nyo para malipat sa kanya yung endorsement, ha? Siya makakuha ng endorsement. E case of death yan eh. Mas gusto ko nga, endorso ka na yan eh. Para maleche ka na eh. Di ba? Lalo ka ma... Nakikita nyo ba yung mga sorte niyan? Di ka ba nahihiya? Kahapon, nangyari sa Maynila. Mga kaibigan. Eh siya, umiikot siya kung saan saan. Wala naman tao eh. Iilan eh. Hindi sila makapkuha ng aerial view. Puro close up, mga kaibigan. Bakit? Makikita walang tao eh. Di ba? Si Bonjing Narcos naman, pagka mayroong motorcade, hakot lahat yung mga tao. Ang daming bus, oh. Nilalayo yung bus. Ki Vice President Lenny Robredo, ang tao naglalakad, makikita mo, papunta kung saan gaganapin ang political rally. Nagmamarcha ang tao. Eh sila, si Isko, close up. Mga kaibigan, walang mahipakita. At yan, kapag nagpupunta yan si Isko sa malalayong lugar, meron siyang entourage na yun ang mga cheering squad niya. Tagasigaw niya talaga yon. Ha, mga kaibigan? Diyan kay Narcos, kay Bonjing Narcos naman, ba'y babayad dyan? Ano ba gagawin mo? Ba'y ako isisigaw eh, ng malakas. Ikaw ba sisigaw? Ibabayad. Oh. Mga kaibigan, ang malas nitong si Bonjing, tuwing saan siya pupunta, ha? May lumilitaw, minumura siya. Magnanakaw. Mga kaibigan, oh. Di ba? Mala na yan. Kung hindi sila maghahakot, magbabayad, wala na yan. Sipin mo, para pumunta yung tao, parang si Chupacio, si Attorney Chupacio, mahilig magkakanta yan eh. Gustong maging ano eh, gusto maging showbiz personality, celebrity. Kaya yan, pag nakabalita, may artistang nagkaroon ng trouble, lumulundag yan, ipipresenta yung sarili. Hindi, libre ako. Eh, hindi alam nung mga pinipresentahan niyang gano'n na celebrity, gagamitin lang sila. Di ba? Para siya mapag-usapan. Para tumaas ang rating niya. Di ba? Mga kaibigan. Ano nangyari sa kaso ni Claudine? Wala. Di ba? Nauwi sa Areglo. Eh, Attorney Areglo yan eh. Mga kaibigan, yan si Attorney Chupacio, mahilig magkakanta yan, mga kaibigan. Alam nyo, may mga alagang bakla yan eh. Ha?
yung sa showbiz, yung mga pasulat-sulat dyan ng kung ano-ano, ha? Binibigyan niya ng pera yan. Kinukurap niya para ipakilala siya sa mga celebrity, ganyan. Hindi ba nung araw eh, Kwan, inakusahan niya nung nanay ni, sino yung Binene? Bea Binene, ang bata pa ni Bea Binene noon. Yung bubot na bubot pa. Ewan ko kung ano balak niyang gawin, mga kaibigan. Yan, pagka yan, eh, pagbilog ang buwan, mga kaibigan, kakanta yan. Meron daw siyang show. Dati doon sa bar ni Richard Merck, eh, natawa ako eh. Parang si Shrek eh, oh. Parang pinitpit na ano ito eh, na Shrek. Diba? Kakapiranggot eh. At yung pantalon eh, malapit na sa dibdib niya eh. Ha, yung bewang ng pantalon, malapit sa dibdib. Ang taas, pareho sila ni Jinggoy. Mga kaibigan, ngayon, di kakanta yan. Meron ticket selling. Hindi naman binibenta yung ticket. Kakausapin niya yung mga kwan, yung mga nakakakilala sa kanya. O pumunta kayo, meron akong show. Ito ang ticket. Ilang kayo? Magsama ka. Tapos, pag dumating doon, yung iinumin nyo, libre na yun. Ako na magbabayad. Para magkaroon siya ng audience. Babayaran niya yung audience. Pakakainin niya, painumin niya. At bibigyan niya ng pamasahe yun. Pauwi. Hayop na concert yan. Mga kaibigan. Hakot eh. Di ba? Parang kay Marcos. Ganyan, no? Parang kay Marcos. Para umaten sa rally, babayaran. Eh, yung, pakita mo yung kay, ano, kay Vice President Robredo. Oh, nakita nyo po, Iloilo yung isa, yung video, di ba? At yung mga litrato, Maynila. Hindi natin kailangan ng survey. Survey, ha, mga gago. SWS, Pulse Asia. Oh, eh si Gadong nga, minumura kayo eh. Sama nyo naman siya sa survey. Ah, para hindi kayo minumura ni Gadong. Ayan oh. Ano sasarbihin mo? Di ba? Mga kaibigan, hindi mo nakita yan sa kanila. Kahit sino sa mga katunggali na tumatakbong presidente, ito'y kusa, nagmamarcha papunta sa venue. Eh sila, may bus, truck, isa Iloilo yata yung kwan eh. Nagpunta sila, Narcos doon eh. Sinakay sa truck sa mga 6x6 yung tao sa mga ano truck ng basura. Oh, sipin niyo. Ito hindi mga kabataan po ito. Ang akala natin nung una, totoo yung pinagyayabang nila na sa Maynila ay Narcos, Bonjing Narcos. Eh hindi po pala totoo eh. Ang nag-organize niyan, walang iba kung hindi si dating congresswoman Sandy Ocampo ng 6th District of Manila. Isipin ninyo, ang dami. Ha? Mga kaibigan. Mga kabataan ang nangunguna. Sabik na sabik, makaboto.
Kaya nga sabi ni Vice President Lenny Robredo sa isang sorti niya, hindi ba itong mga kabataan ngayon, lalo na kung first time mong boboto, eh, ayaw mong masayang ang iyong boto. Totoo yun eh. Di ba totoo lahat ang sinabi nating pag-analisa natin sa simula pa lang? Sinabi na natin nung registration, ang mga nagparehistro, mga kabataan, meron daw mahigit 4 na milyon. Eh, 14 na milyong kako ang bumoto, mahigit kay Vice President Robredo, walang dahilan para itong mga taong ito ay magbagong isip na ngayon pang tatakbo siyang presidente ay hindi siya iboboto. Bakit? Walang basihan para mabago ang kanilang paniwala. Ang sabi natin, itong mga nagparehistro, pawang mga Leni ito. Sinasabi nga natin eh, conservative estimate, 80% ng nagparehistro, Lenny Robredo yan. Yung silent majority, sabi ko sa inyo, hinihalimbawa natin yung Las Piñas. Sa Las Piñas po, siguro ang lugar na pinakamaraming subdivision, mga kaibigan, naman nakatira dyan, ang squatter dyan na ginagamit ng pamilya Aguilar at ng Villar, eh yung CAA, ha, yun lang ang kanilang baluarte, kaya pinalalawak nila yung squatter, mga kaibigan. Eh pero majority dyan eh, middle class eh. Sinisiguro ko sa inyo, Lenny yan eh. Ha? Mga kaibigan, at yan ang mahirap kalabanin, yung middle class. Kasi po, yan yung pwede sumama sa rally na hindi iniintindi kung ano kakainin niya bukas dahil meron siya kung mga 1 buwan lang, 2 buwan, kahit hindi sila magtrabaho, pwede silang kumain. O eh, sino ang tatagal sa rally na kaya lang sumasama sa rally, may bayad. Di ba? Kasi pag sumama kami dyan sa rally, eh, papano naman kaming kakain? Di ba? O, yung kakainin namin para bukas, wala kami. Kung pupunta kami ngayong araw sa rally, bukas wala na kaming kakainin. Yun ang sumasama sa rally, mga kaibigan. At ako naniniwala, to tandaan ninyo, nagkakatotoo ng lahat eh, ang ating analysis. At sinabi ko na rin sa inyo nung una pa, huwag kayong maniniwala sa survey. Ha? Yan survey, bayaran yan. Paano nilang babaguhin yung survey nila? Kahit murahin mo yung mga yan, hahanap at hahanap ng palusot yan para i-justify ang katarantaduhan nila. Bakit? Eh bayad na sila eh. Diba kinukwento ko sa inyo yung 2010 election? 6 na buwan pa bago ang election, hawak na ni Villar ang lahat ng survey. Nasa kanya na lahat ang resulta ng survey. Isipin mo, hindi nagsasurvey sa 6 na buwan. May survey. Isa-isa lang nilalabas yun. Kasi bayad na yun eh. Ano nangyari? Talo si Villar, di ba? Oh, nung 2016 election, kumandidato ito si Digong nyo, pang ilan siya sa survey? Kulelat siya eh. Sino number one? Si Grace po, di ba? Survey? Pang ilan si Grace po? Ang layo! Mga kaibigan, oh. Tapos paniniwalaan mo yung survey, diyan ka maniwala, ito warm bodies na sinasabi. Yung tao talaga, eh hindi nga nila nagawa yan. Tapos 80% ka, 56% daw, si Bonjing. Mga kaibigan, oh.
Sipin mo yan. Anong temerity yan? Sabi ko nga sa inyo, tuwing isa Mindoro, hindi pa napapakita, di ba? Ang dami rin tao. Yung isa kanina, sa Iloilo yun, no? Sipin ninyo. Yung video na napanood ninyo, Iloilo. Yung sa Maynila, grabe! Mga kaibigan, kala mo, mga langgam eh. Ha? Oh, di ko na sasabihin sa inyo, ultimong mga makamarkos na nakausap ko. Kahapon, mga kaibigan, lupaypay. Naglaho pag-asa. Na-demoralize. Yan ang totoo. Dito puro totoo lang sasabihin natin. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Bakit importante ang 2022? Hindi naging madali para sa Pilipinas ang nakalipas na halos na 6 na taon. Nagkawatak-watak tayo at nagkaroon ng hindi inaasahang pandemya at maraming sakuna. Ngayon 2022, aang taon muli. Ikaw, ako, tayong lahat. Ibabalik natin ang mga nawalang oportunidad para guminhawa muli ang ating buhay. Paano? Aayusin natin ang pandemic response, ibabalik natin ang sigla ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga ayuda sa mga mamamayan at sa iba't ibang sektor gaya ng agriculture, tourism, MSMEs at iba pa para maibsan ang kahirapan at makalikha ng mas maraming trabaho. Patuloy pa rin tayo magbabantay laban sa korupsyon at ngayon tayo ay nasa social media age. Magtulungan tayong labanan ang digital threats gaya ng fake news at trolls. Magbabago ang lahat sa 2022 kung ikaw, ako at tayong lahat ay magtutulungan dito. Walang iwanan, tuloy-tuloy lang ang laban. Kaya kung ako presidente ng Pilipinas, mga kaibigan, yung Manila so, diyan ko ipapakulong. Hindi yung kamukha ng ginagawang mayabang na si Pacquiao. Mega prison. Hindi kailangan yan. Ang kailangan mo, kasi hindi na kayo nahihiya eh. Kayong mga magnanakaw sa gobyerno, wala na kayong kahihiyan. Eh dapat gawin kayong tourist attraction. Lahat ng nahatulan, ay ilalagay sa iskaparate, sa istante, salamin. Ang mga turista, open for tourists, local and foreign, mga kaibigan. Para yun, makatutulong sa edukasyon ng tao yun. Para hindi makalimutan at makita nila ang kahahantungan ng isang magnanakaw na isang kahiyahiyang kalagayan. Ang ikaw ay magnakaw sa pamahalaan. Mga kaibigan, halimbawa, magbubukas na ang ng alas 10 ng umaga. Di ba merong mga museum, di ba? Mga wax museum. Wax na lang yun eh. Di ba? Oh, magbabayad ka rin, di ba? Ito, mga magnanakaw ang ilagay mo, dun mo sila ikulong. Oh, makikita mo, nakaupo si Erap dun, oh. Oh, tapos merong mga nakasulat sa ibaba, di ba? Oh, ito si Erap Estrada, ousted president and convicted plunderer. Oh, magkano ninakaw? Ito. Nakulong, sa nagnakaw, yan. At saka ito pa isang gagawin ko. Kung ako magdidesisyon. Magkano ninakaw nito? Ba'y ninakaw nito eh? 4 na bilyong piso. Ganun ba?
Oh, ibigay mo sa kanya yung 4 na bilyon, pero i-demonetize natin. Di mag-iimprenta ka ng katumbas nun. Di ba? Para bumalik yung pera sa sirkulasyon. Oh, yung perang ninakaw niya, katumbas, tatakan mo ng na-demonetize na. Hindi na magagamit. Nasa piling niya yung pera, hindi, ano kaya pakiramdam ng isang magnanakaw na nasa iyo yung pera na wala nang halaga? Di ba? Wala na eh. Demonetize na yung pera mo eh. Nag-imprenta na ng katumbas no na halaga. Mga kaibigan. Hindi ho ba? Ganon. Kasi mas masakit yun. Nakikita yung pera, hindi naman nila magamit. O sige, gusto mo, pamigay mo sa pamilya mo yan. Hindi na magagamit ng pamilya niya. Kahit ibigay niya. Halika, ito pamamana ko sa'yo. Ah? Kaya sabi ko sa inyo, hindi naman lahat ng nasa ticket din ni BP Leni ay iboboto natin. Ako, tutulak ko dyan yung Chel Jokno. Kasi matagal nang naglilingkod din ito. Kamukha nung espiritu. Ba't di natin kunin yung espiritu? Ha? O, isama natin yung iba, di ba? Sino pa ba nasa ticket ni, kwan? Ni Vice President Leni Robredo? Gusto nyo, piliin nyo lahat yun. Yung 8 lang naman yung original dun eh, di ba? Yung iba, palitan nyo, pwede rin. Trillanes, di ba? Mga naglilingkod dyan na may tapang, ha? Na hindi magnakaw. Yan po ang importante. At yung kanilang track record ay matino, di ba? Mabuti lahat eh. Di katulad ni Gringo. Believe daw siya sa Pinoy. Ba't di ka bibilib? Sipi mo. Hanggang ngayon wala ka pa nagagawa, pero binoboto ka. Eh kung manang ganun, bibilib ako. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Dito sa bayan ko. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga, Hari Rokwe! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, aking ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap?